firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. God has a plan for me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Amen. We will put our hope in His holy word. And if we will going to be, His word is our foundation, magiging firm po tayo sa faith natin. Ano man ang dumaan na pagsubok, ano man mga challenges ang pagdaanan natin, may mga karamdaman man, may mga problema man sa loob ng pamilya, sa relasyon, kung ang panghahawakan po natin yung salita ng Diyos, hindi po tayo mabubuwag. Imbis na tayo ay manlumo, imbis na tayo ay mawala ng pag-asa, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng comfort. Ang salita ng Diyos ang makakaibsa ng ating mga kalungkutan. Ang salita ng Diyos ang tutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Amen. Amen po ba? Magandang gabi po sa bawat isa na kasama namin ngayon sa ating devotion. Natutuwa po kami na Lunes na naman at magsama-sama tayo. Binabati po namin ang ating mga kasama sa ating devotion. Gabi-gabi. Kami po ay nagagalak na makasama kayo yung mga baguhan po natin na ngayon lang nakakasama sa ating devotion, yung mga nanonood ng replay na sometimes hindi na po namin nababate, yung mga nagla-like po. Magandang gabi at wini-welcome po namin kayo sa daily devotion ng CHCC. Dito po sa Baguio, yung mga hindi po nakakaalam, kami po ay dito na ninirahan sa Baguio. Sige po, at palagay ko po ang lahat ay excited na kung ano man yung mga ituturo sa atin ni Pastor ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, tunay nga, ikaw po yung matatag naming pundasyon. Ang mga salita mo, ang matatag naming pundasyon,
sa aming buhay Kristiyano. Lord, bigyan mo po kami ng kauhawan, Panginoon, sa iyong mga salita. Ilagay mo po sa puso at isipan namin na makilala ka pa namin sa malalim na kaparaanan. Panginoon, ngayong sa bawat araw, Lord, na binibigay mo sa amin para mag-aral kami ng iyong salita, marami pong salamat. Marami pong salamat sa tagambigay mo ng mensahe, Panginoon, sa gabi-gabi. Dalangin po namin si Pastor na bigyan mo po siya ng kalakasan, Panginoon. Ilayo mo po siya sa anumang karamdaman. Nawa ang iyong banal na spirito ang patuloy na gumabay sa kanya, and may your double portion of your anointing be upon him, Lord God. Dalangin din namin yung mga tao na kasama namin na nakikinig gabi-gabi. Panginoon, nawa ang bawat salita na naitanim at na nurture namin, Panginoon, nawa, O Diyos, ikaw po ang mag-cause ng growth ng bawat isa, O Diyos. Huwag mo pong hayaan na kuhanin ng kaaway ang mga salita na naitanim sa kanilang mga puso't isipan. Tulungan mo po sila, Panginoon, na lumago sa kanilang pagkakilala sa iyo, sa kanilang pananampalataya. Panginoon, marami pong salamat ngayong gabi na ikaw po ay aming kasama sa bawat tahanan namin, Panginoon. Alam po namin na sa bawat dalawa o tatlo na natitipon, ikaw po ay nasa kaligitnaan nila. Panginoon, sama-sama kami ngayong gabi. We are claiming your presence in our midst, Lord. At abutin mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Sa aming mga nakikinig ngayong gabi, Panginoon, kung mayroon man po, Panginoon, na kanilang suliranin ang hindi pagkakaunawaan, ang pagkakagulo ng relasyon, ang pagkakasakit, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we are lifting up to you, Lord God, ang mga kasama namin. At dinadalangin namin ngayong gabi, sinasama namin sa dalangin si Virginia Davaudo na kung saan nasa ICU. Panginoon, hindi po maliit ang iyong mga kamay para siya po ay hipuin mo para sa kagalingan niya. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are lifting her up to you right now, Lord God. Dampian mo ng iyong mga kamay, Panginoon, ang kanyang katawan na may karamdaman, at pawiin mo ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. At yung mga mag-aasawa na may mga problema, Panginoon, kilala mo sila, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang tumulong sa kanila, O Diyos, para ma-reconcile sila, O Diyos. Dinadalangin din namin yung mga favor mo sa mga kasama namin sa church na nangangailangan ng scholarship. Lord God, ikaw po, O Diyos, ang kumilos. Nakikita mo yung buhay nila, nakikita mo yung pangangailangan nila, at mas kilala mo sila. Lord, we are praying, Lord, na ikaw po ang tutugon ng lahat ng ito. At sa mga nakikinig ngayon, anuman ang mga kahilingan nilang personal, Panginoon, dinadalangin namin, nakikiisa kami sa kanila, O Diyos. Ikaw po ang tumugon sa kanilang mga problema, Panginoon. At sa pamilya namin, dinadalangin namin, alam mo po ang lahat, O Diyos. Dalangin po namin na ikaw ang tumugon sa aming mga suliranin, sa aming problema, Panginoon. Alam namin, Lord, that we will become victorious, Lord God, in the name of Jesus. For we are working, Lord, from victory, Lord God. Marami pong salamat sa gabing ito. Pagpalain mo po kami. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan para tanggapin ang iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Okay, magandang gabi mga kapatid. Do this na naman. So, glory to God. At sa biyaya ng Panginoon, patuloy niya tayong sinusustain araw-araw.
Siguro itong kwentong ito very familiar. Meron tatlong construction worker na nagtatrabaho sa isang construction at merong usisero na lumapit sa kanya. Tinanong, ano yung ginagawa niyo, sir, dun sa isa? Tinanong niya yung isa. Sabi niya, hindi mo ba nakikita? Nagpapala. Medyo mainit ang dugo nung isa. So, ginawa nung isa, hindi siya nasatisfy dun sa sagot. Lumapit siya dun sa isa. Sa isang construction worker. Tinanong niyo, sir, ano po yung ginagawa niyo? Well, sabi niya, hindi mo ba napansin? Inaayos ko tong mga hollow blocks. Okay. Hindi pa rin siya satisfied. Nagtanong pa uli siya ng isang construction worker. Nilapitan niya yung isa. Sabi niya, sir, pwede ko malaman ano po yung inyong ginagawa? Sabi niya, well, I was building, sabi niya, a cathedral. I'm building a cathedral for the glory of God. Wow! So makikita po natin na yung pangatlo, malinaw sa kanya, sa kanyang isipan, yung ano ang kanyang kinoconstruct, ano yung kanyang ginagawa. Okay. So sa gabing ito, mga kapatid, yung title na ibabahagi ko sa inyo, ang title po ay Constructing the Church Carefully. So dapat po maging maingat po tayo sa pagtatayo ng church. Kami po mag-asawa as a family, kami po yung mga church planter. At itong passage na ito ay very familiar text sa amin dahil we are in business of constructing or planting churches. Yun na yung aming naging buhay as a family. So, sa isang nagpa-plant ng church o nagko-construct ng isang church, napakahalaga po nung tinatawag na pundasyon. Okay. So, good foundation matters. Napakahalaga po nun. Sa anumang pagpapasimula ng isang ministeryo, napakahalaga kung paano mo sisimulan. Kasi yung pagsisimula mo ng ministeryo, yun ang magsisilbing parang bricks by bricks, layer by layer, na magsisilbing pundasyon hanggang sa mabuo mo yung church o yung building o yung church na gusto mong itayo. So bago tayo dumako doon sa ating text sa 1 Corinthians chapter 10 hanggang verse 15. Sorry. 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15. Nais ko munang basahin yung sinabi mismo ng ating Panginoon sa Matthew chapter 7, 24 and 25. Okay? Sabi ng Panginoon sa kanyang aral doon sa Sermon on the Mount in Matthew chapter 7, 24 and 25. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and the flood waters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. So dito sa aral ng ating Panginoon sa Matthew chapter 7, binigyan din ng Panginoon yung kahalagahan ng pagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Sapagkat kung dumaan man daw yung malakas na ulan, bumaha at binayo ng malakas na hangin, itong bahay na ito ay mananatiling nakatayo dahil ito ay nakatayo sa bato. So napakahalaga nung pinakapundasyon. At ito ay naglalarawan doon sa isang tao na nakikinig ng mga aral at sinusunod yung aral ng ating Panginoon. So kung ikaw ay nakikinig, kung ikaw ay sumusunod, matibay ang iyong magiging pundasyon.
So ito pong pag-aaralan natin, hindi lang po ito totoo sa church, sa construction ng church o yung building the church. Totoo rin po ito sa anumang uri ng relationship. Halimbawa, husband and wife. Totoo rin po ito, mga kapatid, maging sa pagsisimula ng any relationship. Halimbawa, any partnership, kahit negosyo, mga kapatid. Napakahalaga, yung pundasyon. Yung pinakapundasyon ng inyong negosyo, yung pinakapundasyon ng inyong relationship, yung pinakapundasyon ng inyong career. Napakahalaga po ng pundasyon. Kaya nga dapat ito ay nakatayo sa matibay na pundasyon. Now, sa 1 Corinthians chapter 3, so si Apostol Pablo po, nagkaroon siya ng transition from agricultural imagery to architectural imagery. Okay? So kung papansinin po ninyo yung sinabi sa verse 9, sabi niya, "You are God's field, God's building." So, God's building. So, has something to do with building or construction. Okay, constructing a building. So, nagbago na po ng, gumamit si Apostle Pablo ng ibang imagery or ibang metaphor para ipahayag niya at i-address niya yung issue sa Corinthian church. So, dito makikita natin, Paul used architectural imagery. He used building terminology to address the issues on the Corinthian church. Okay? So, basahin muna natin yung sinasabi sa verse 10, 11, hanggang 12. Sabi dito, "According to the grace of God, which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it. For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw, each man's work become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work." Basahin na po natin hanggang 15. "If a man's work, which he has built on it, remains, he will receive a reward. If a man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire." Pagpalain po ng Diyos yung kanyang mga salita, mga kapatid. So, sa gabing ito, sasagutin natin yung tanong na how to construct the church carefully. Kasi it has something to do with constructing the church. Yung pinaka-central message po nito ay nasa construction. Constructing the church carefully. Sabi dito sa verse 10, "But each man must be careful how he builds on it." So, binabanggit dito yung kailangan maging maingat ka sa pagtatayo ng anumang building na iyong itatayo. So, sa context nito ay ang pagtatayo ng church. Okay? Ang pagtatayo ng church. So the first principle that I want you to ponder upon is, number one, how to construct the church carefully. Number one, recognize that God is the sole architect, author, and authority in the church. So we need to recognize
that God is the sole architect, author, authority in the church. Okay? Saan po natin makikita yun, mga kapatid? Sabi rito, verse 11, for no man can lay a foundation. Okay? He's referring to the foundation other than the one which is laid. Sino yun? Specifically binanggit, which is Jesus Christ. So, ang iglesia po, mga kapatid, ang pinakapundasyon ng iglesia, kaya may iglesia, ay dahil kay Hesukristo. Kung wala si Hesukristo, walang iglesia. Sapagkat si Hesukristo po, hindi lamang po siya ang pundasyon. Siya rin po ang founder ng church. Remember, binanggit ng Panginoon sa Matthew 16, sabi niya, I will build my church. Kanginong church? Kay Kristo. Anong gagawin niya? Sabi niya, I will build. So siya ang builder. Siya rin ang owner ng church. Kaya nga si Kristo po, mga kapatid, He is the sole author and authority in the church. Kasi siya yung founder, siya yung owner. Siya rin yung foundation ng church. So, hindi si pastor, kung hindi si Kristo ang founder ng church. So, dito, binibigyan din ni Apostol Pablo. Kasi nga po, yung mga taga-Corinto, masyado nilang ina-idolize. Ginagawa nilang celebrity yung mga leaders nila. Gaya ni Paul, ni Apollos, ni Cephas. So parang nabibigyan sila ng utmost importance na parang sila yung foundation kung bakit merong church. No, parang sinasabi ni Apostol Pablo rito, si Kristo ang dahilan kung bakit may church. Okay? Correct. God is the architect of the church. He is the author and the authority as well. Ano po bang trabaho ng architect? Architect is the man who thinks up the building, he conceptualizes it, he designs it, he sees it in his mind's eye, he plans, he programs it, and draws the designs for it. Meaning, yung concept ng iglesia o concept ng church, hindi po ito katang-isip lamang ng tao, kung hindi it was originated from the mind of God. God is the supreme or sole architect of the church. Okay. Dito po sa ating passage, dito po natin makikita yung salitang master builder. Sabi ni Paul, verse 10. Now listen, ha. Dito po, pinakilala na ni Pablo kung ano yung kanyang role. Sabi niya, according to the grace of God which was given to me. So it's only because of the grace of God. Okay. Yun ang naging basis ni Apostol Pablo. It is because of the grace of God. So si Lord pa rin ang kumilos. Yung biyaya pa rin ng Diyos ang kumilos sa buhay ni Apostol Pablo. Sabi niya, according to the grace of God which was given to me. Now sabi niya, like a wise master builder. So si Apostol Pablo, sabi niya, tinuring niya yung kanyang sarili tulad ng isang wise master builder. So in contrast dun sa assumption ng mga taga Corinthian na si Paul ay foolish at yung kanyang preaching ay foolish. So in other words, si Paul ay fool. No, hindi. Sinasabi ni Paul, he's like a wise master builder. In contrast dun sa false assumption na si Paul ay isang fool at yung kanyang pinangangaral ay
foolishness. Ba hindi, sabi niya. Like a wise master builder. The word master builder, mga kapatid, kung paano niya ipinakilala yung kanyang sarili. Sa original language po, yung pong master builder is one word. Okay, sa Greek po ay one word. Doon po natin makikita yung salitang architectron. Okay? Sa original language po, master builder means architectron. Okay? Doon po natin hinango yung salitang architecture. Okay, in English, architecture. Now, parang sinasabi dito ni Paul, like a wise master builder. Katulad lang. Kasi ang master builder po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He is the original master builder. Si Paul, he is like a master builder. Na kung saan, literally, ang ibig sabihin po nun, Paul, as an expert builder. Expert builder. Or, in other words, master contractor. So, si Pablo po, pinakikilala niya yung kanyang sarili na isa lamang po siyang master builder or master contractor. But hindi po siya yung sole architect. He is like. Okay? Like lang siya. Katulad nino, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, Paul, like an expert builder or master contractor. Kontratista lamang si Apostol Pablo. Parang kung dadali natin yung katotohanan na yan sa panahon natin ngayon, sa context natin, eh parang siya yung master engineer or master contractor nung pinapatay yung building o facility. Okay? Na kung saan, skilled si Apostol Pablo. He is skilled. He knows his business very well. He is filled with grace. He is empowered by the Holy Spirit. So, pinakilala ni Apostol Pablo yung kanyang sarili na like a wise master builder by the grace of God. So, we have to take note of that. Na dahil lamang sa biyaya ng Diyos, si Pablo, itinuring niya yung kanyang sarili na isang expert or master builder or wise master builder kung ano man yung ipinapatayo ng ating Panginoon. Ngayon, so dito, binibigyang diin ni Apostol Pablo kung sino siya. Siya ay isang master contractor. Pero the sole architect is none other than God Himself or si Christ. Na kung saan, si Christ, siya yung nagsisilbing foundation. Si Christ yung founder and the foundations of His church. Kaya nga, binigyang linaw dito ni Apostol Pablo na in order for us to construct the church carefully, we need to recognize who is the real founder? Who is the real foundation? Who is the real owner, author, and authority of his church? Kasi nga po, merong si Pablo po rito. Kaya niya ini-establish ito, mga kapatid. Meron siyang kaisipan na kinakailangan maituwid. Kasi nga po, parang nung panahon ni Apostol Pablo, kaya niya isinulat ito. Kasi nga po, sa panahon niya, mukhang na-highlight yung mga leaders na bibigyan ng masyadong na-escalate o na-highlight na ang parang ang sikat ay yung mga leaders gaya ni Apostol Pablo o ni Apollos, o ni Cephas, o kung sino man yung church leaders. So parang binibigyang emphasis dito ni Apostol Pablo na walang ibang bida rito kung hindi si Jesucristo. Kami bilang mga builder o wise master builder ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Dahil lamang sa biyaya ng ating
Panginoon. So we need to recognize, okay? We need to recognize that God or in Christ, that God in Christ is the sole architect, author, and authority in the church. Okay? Pangalawa, mga kapatid. Pangalawang katotohanan. By the way, mga kapatid, the purpose of a foundation is to build something on it. Hindi po natin masasabi na tapos na yung building kung nakalay down lang yung foundation. So si Jesucristo yung naglay down ng foundation. Okay? Kasi si Jesucristo yung foundation. He is the founder, the owner, the sole authority, the author of the church. Ngayon, sabi niya, who builds upon the foundation? Sabi niya, Paul claims, I laid a foundation and another man is building upon it. So si Pablo po, nire-recognize niya na ang kanyang naging participation as a master contractor or expert contractor, sabi niya, I laid a foundation. Alam niyo, yun po ang trabaho ng mga apostle and prophets. So, mag-cross-reference po tayo sumandali sa Ephesians chapter 2. Okay, dito sa Ephesians chapter 2, 20, meron pong binabanggit dito tungkol sa laying the foundation. Sabi dito sa 2:20 ng Book of Ephesians, having built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Okay. So, si Jesucristo pa rin yung cornerstone. Pero, yung mga apostol at mga propeta, sila din yung ginagamit ng Diyos to build the foundation. So, sabi ko sa inyo, si Kristo yung pinaka-cornerstone, pinaka-pundasyon, pero yung mga apostle and prophet, tumatayo rin po na secondary foundation ng church. So, mahalaga rin po yung papel na ginagampanan ng mga apostles and prophets during the time of Paul. Na nagsisilbi rin silang parang foundation dun sa pinaka-chief cornerstone, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, kaya nga sabi ni Paul, I laid a foundation and another is building on it. Okay? Now, sa context po kasi ng Corinth, ng Corinthian Church, si Apostle Pablo po ang nagpasimula, ginamit ng Panginoon by His grace, si Apostle Pablo, to start the ministry in Corinth for 18 months. Okay? For 18 months, walang ginawa si Apostle Pablo, kundi mangaral, kahit na may mga persecution, may mga opposition, pero nangaral pa rin siya ng salita ng Diyos. At ito po ay naging mabunga sa buhay ng mga taga-Korinto. Marami po sa kanila ang nabago ang kanilang mga buhay. Subalit, hindi po nagtagal si Apostle Pablo ron. 18 months lang siya na nag-stay sa Corinth. And then, someone take over. Merong ibang nagpatuloy ng ministry. Isa na po doon niya si Apollos. Okay. And perhaps si Peter din po ay bumisita rin sa Corinth. Okay. But, yun nga po, sabi niya, I laid a foundation and another is building on it. Si Apollos po, pwedeng siya yung tinutukoy dito na another is building on it. Remember, sabi ni Paul kanina, o kahapon, kagabi, verse 6, I planted, Apollos watered or nurtured, okay? But God was causing the growth. Niliwanag na yan ni Apostol Pablo sa chapter 3, verse 6. Ngayon, in construction, mga kapatid, in construction, the building materials is so crucial. Okay. Naalala ko yung isang project engineer. Matagal siya naglingkod sa isang company. Marami siyang napatayo na mga building construction. So, tuwan-tuwa siya dahil binigyan siya ng opportunity nung may-ari, nung construction firm.
na siya yung maging project engineer. Ang dami niya naging proyekto. Ngayon, dahil matagal na siyang naglilingkod, malapit na siyang mag-retire, sabi niya, parang kinakailangan eh. Gumawa muna ako ng paraan. Mukhang kailangan kong magkaroon din ng sariling bahay, magandang sariling bahay. Sabi niya, yun, nangangarap din siya na siya rin ay magkaroon ng sariling bahay. Ngayon, gusto na niya mag-retire. Ngayon, yung may-ari, sabi niya, pwede ba makiusap ako sa'yo? Sabi niya, for the last time, igawa mo pa ako ng isang last project. Ngayon, naisip nitong project engineer na dahil binigyan siya ng isang pampagkakataon na maging project engineer, sabi niya, parang kinakailangan kong gumawa ng diskarte rito para magkapera ako, sabi niya. So, ginawa po niya, mga kapat, to make the long story short, ginawa niyang substandard lahat para lang kumita siya. So, parang gusto niya may kickback siya. Okay. Ngayon, nung tinurn over na po niya dun sa may-ari, sabi niya, boss, tapos na po yung project na pinagagawa ko sa inyo. Sabi nung may-ari, since ikaw ay matagal na nagtrabaho sa akin, yung bahay na pinagawa ko sa iyo na huli, yun ay binibigay ko para sa iyo bilang token of appreciation ko sa lahat ng naging bahagi mo sa ating kumpanya. So, kayo na po ang humusga, mga kapatid. So, napaka-importante po yung building materials. So, ito yung ikalawang principle. Reassure that we build with durable, lasting, high quality standard materials. Okay? Reassure that we build with durable, lasting, and high quality standard materials. So sa construction, napakahalaga po yung high quality, hindi substandard quality, kundi high quality standard. Okay? Alam nyo, kaya raw po maraming mga construction building na nagko-collapse. Kasi nga po, substandard yung bakal, substandard yung timpla ng semento, kulang yung graba doon sa ano. Kasi nga po, because of the corruption, lalo na yung bakal, no? Kulang sa sukat. Yung specification, yung kapal o yung tibay ng bakal, substandard. Yung mga ginagamit din po sa electrical, ang laki din po pala ng ano dyan, ng anomalya dyan. Kaya dapat, kung nagpapatayo ka ng bahay, importante, checkin mo lahat ng mga materials na gagamitin. Kaya nga, ganun din po sa pagtatayo ng simbahan, mga kapatid, no? Because the Lord has established the standard building code and regulation. Si Lord, nag-establish din siya ng tinatawag na building code and regulation. Meron siyang sariling standard na dapat sundin kung sino man yung handang magpagamit na mag-construct ng church. Sabi dito sa verse 12, now if any man builds on the foundations with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. Actually, anim yung binanggit dito, mga kapatid, na building materials. Tatlo ay sabihin natin na pang-permanent. Pero yung tatlo rito, pang-temporal. Ano yung pang-permanent? Yung gold, yung silver, and precious stones. Yung durability niyan. Yung lasting value niyan. Pero yung wood, yung hay, yung straw, sumisimbolo po ito doon sa temporal. Yung ito pong tatlong ito ay combustible, ika nga. At makikita natin yung mga materials ng wood, ng hay, at saka straw, it will not last forever. So sabi ng banal na kasulatan, if any man's built on the foundation with gold, silver, and precious stone, wood, hay, and straw, sabi dito sa verse 13, look at your Bible,
each man's work will become evident. Okay? It will become evident. It will manifest. Makikita mo yung quality. Halimbawa, sa planting ng church o construction ng church, makikita mo raw yung quality nung trabaho mo base dun sa building materials na ginamit mo. Okay? So, the question is, what are we building with? With wood, hay, or straw? Which is the temporal, the combustible, and will not last materials? Now, Paul is referring to, now, tandaan po natin, may context to kung bakit ito binanggit ni Paul. If you are building the church based on the wisdom of men, okay, tradition, and philosophies of men, it will not last. Ibig sabihin nun, kung ikaw ay nagpapasimula ng gawain ng Panginoon, subalit yung pundasyon mo ay galing lamang sa wisdom of men, tradition, philosophies of men, changing philosophies of men, as Paul is referring to chapter 2, verse 6, it will not last forever. It will be evident. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na mga substandard materials na ginagamit ng isang tao sa pagpapasimula ng gawain. So if we build on each other's lives on the basis of that philosophy rather than of Christ, what we build will not endure the test of fire. So dapat po nating maintindihan, mga kapatid, na sabi rito, each man's work will become evident. Okay? It will become evident. It will become obvious. It will manifest. Mabubuko ka kung ano yung ginamit mong materials o anong foundations yung ginamit mo. Alam nyo, ngayong pandemic na ito, mga kapatid, para sa akin, ayon sa salita ng Diyos na pinag-aaralan natin, yung pandemic na ito ay lilitaw kung anong klaseng building materials ang ginamit natin sa buhay ng mga mananampalataya. Alam nyo ba na sa Amerika, marami po ang nagkakaroon ng delusion? Okay. Nagkakaroon ng mental confusion, mental torture, mental health. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga tinanggap nilang mga aral ay puro feel good, puro self-help pa, tungkol sa mga feel good, tungkol sa empowerment, tungkol sa yung mga magaganda lamang yung para ma-entice yung mga tao, parang binibigyan lang nila ng mga magagandang prosperity preaching. Pero, dumating yung pandemic, mga kapatid. Dumating yung suffering, dumating yung economic meltdown, dumating yung recession. Nayanig yung kanilang pundasyon, nayanig yung kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi hindi solid yung foundation nila, hindi balance yung kanilang theology. Okay? Kaya ganito ka critical, mga kapatid, yung pundasyon ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi rito, tingnan nyo ha, verse 13, for the day will show it because it is to be rebuilt with fire. Okay? It will be rebuilt with fire. And the fire itself will test the quality of each man's work. So mukhang dadaan ka talaga sa apoy. Kinakailangan dumaan ka sa... Now, yung mga kasamahan nating mga engineer dito sa TI, ito, lagi ko naririnig sa kanila yun, yung reliability test o
or quality test. Okay. Importante yung reliability. Importante yung quality. Halimbawa daw yung mga chips na ginagawa nila, dadaan yan sa mga hot temperature, mga titignan yung sa sobrang lamig o sa sobrang init, anong magiging performance, magiging maayos pa rin bang performance ng kanilang mga ginagawa sa kabila ng mga reliability test na gagawin sa kanila. Merong mga series of test na kailangan daanan bago nila masabi na talagang quality, good quality. Alam niyo, sa buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid, ito literal na nangyari sa panahon natin ngayon na kung saan dumadaan tayo sa quality test. Okay? Sabi nito sa verse 13, "But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done." Okay? The fire will show if a person's work has any value. Okay? Now, hindi pa po ito yung tinatawag na eschatological judgment. Itong nangyayari sa panahon natin ngayon, ano pa lang to? Parang trial. Trial testing. Hindi pa ito yung final judgment. Meron pang final judgment, mga kapatid. Titignan yung quality ng ating, yung bunga ng ating pagtatrabaho. Kaya nga alam nyo, I came to realize as I meditate upon God's Word. Panginoon, yung po bang building materials na ginamit ko para pasimulan yung Church on the Hill Christian Community, ito po ba yung merong lasting value? Meron po ba itong, ito po ba durable? Ito po ba high quality? O galing lang sa mga philosophies of men na, or traditions or galing lang sa wisdom of men na kung saan parang feel good lang ng mga tao, yun yung aking naipapangaral. Kaya nga dito makikita natin, it will be revealed by fire. Okay? So ito po yung ikatlong point na gusto kong bigyan ng diin. Reward follows after the building must pass through reliability and quality test. Rewards will follow. Kung makakapasa ka, ha? Reward follows after the building must pass through reliability and quality test. So, meron tinatawag dito na test of fire. Okay. Para sa akin, tatlo yung test dito eh. Test of fire, o test of faith, and test of faithfulness. Yung po bang bunga ng ating paglilingkod ay makakatagal doon sa mga pagsubok? Yung po bang pananampalataya nila ay mananatili na nariyan pa rin sila at magiging tapat pa rin sila hanggang huli sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap? So, natetest dito yung ating faith and faithfulness, mga kapatid. Okay? So, the big question is, what kind of Christians are we producing? Anong klaseng Christians? Shallow Christian or stable Christian? Reliable Christians or unreliable Christian? What kind of believers or what kind of disciples are we producing? Kasi nga po, yung mga disciples natin, dadaan sa iba't ibang testing and trial sa kanilang mga buhay. At kinakailangan makapasa sila dun sa testing na yun. Okay? So, examination test is coming. Either you pass with honors or fail with horrors. Okay? So, si Jairus katatapos lang nung kanyang examination. No? Dun sa kanyang examination, tines yung kanilang ability to comprehend, ability to face the challenges bilang isang doctor. So maraming, I think 12 subjects yata yung ginawa nilang exams. No? Iba't ibang field yon ng medicine. Tinignan ko yung kanilang aptitude, yung kanilang kakayahan
doon o kanilang kaalaman doon sa kanilang mga pinag-aralan. So alam niyo tayo rin po mga kapatid, dumadaan sa iba't ibang klaseng testing or examination. Ite-test by fire. Yun ang sabi dito, test by fire, no? The day will show it because it is to be revealed with fire. And the fire itself will test. Ano ite-test niya? The quality of each man's work. Verse 14. Makikita natin dito sa verse 14, the result of this testing by fire will be rewarded. Pansinin po ninyo sa verse 14 and 15. If the work survives, that builder will receive a reward. Okay? So, the result of this testing by fire will be rewarded, no? If the work survives, sabi rito, that builder will receive a reward. So, hallelujah. So, ito, good news naman to. Kung nakapasa dun sa reliability and quality test by fire, yung mga member natin, o yung mga mananampalataya na pinasimulan ni Apostol Pablo sa Corinthian, sa context natin, yung church na pinaplant natin dito sa ating ministry, bay, tatanggap din naman daw ng gantimpala yung builder. Okay. Yung worker, tatanggap din ng gantimpala. Kaya habang inaaral ko po ito, no, sabi ko, Lord, sana po makapasa. Makapasa. Makasurvive. Dito sa crisis na ito, yung mga miyembro, ma-overcome nila with flying color yung testing na ito ng kanilang faith and testing ng kanilang faithfulness. Kasi yung foundation nila naka-anchor sa Panginoon. Naka-anchor sa pangako ng Diyos. Naka-anchor. Alam nyo, kaya nga po mga kapatid, dito po napakahalaga yung pinaka-pundasyon talaga ng isang mananampalataya. Because dapat yung pananampalataya natin naka-anchor to His person, to His power, to His promises, to His presence, to His purposes, to His methods, to His will, to His ways, okay? To His death, to His resurrection, to His redemption, to His rule, and to His return. So, si Pablo po, yun ang laman ng kanyang pangangaral tungkol kay Kristo, yung kabuuan ng mga aral ni Hesukristo. Kaya nga po, maliwanag na sinasabi rito, what kind of Christians are we producing? O what kind of disciples are we producing? And what kind of churches are we building? Yung bang mga building materials na ginamit natin sa kanila ay mula talaga sa strong foundation sa mga aral at tuntunin ng ating Panginoon? O galing lang sa human wisdom, philosophies, or tradition of men rather than kay Kristo at sa kanyang mga salita? So, sabi dito sa verse 15, if any man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. So, yung mawawala, mga kapatid, hindi yung kaligtasan. Ang mawawala lang po, yung reward. Okay. Kung halimbawa, yun daw, matapos dumaan sa apoy, at hindi sila nakasurvive, matapos na subukin sila, hindi sila naging... So, hindi naman mawawala yung kaligtasan. Ang mawawala lang ay yung reward. No? Ayon sa context nitong verse 15. Sabi, if a man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved. Maliligtas pa rin siya. Hindi mawawala yung kaligtasan. He will suffer loss. Ang mawawala lang yung reward. Okay. Ngayon, mga kapatid, kayo po, sa inyong buhay, nasaan ang inyong investment
sa inyong buhay. Okay? Everyone of us here is investing in life. Lahat po tayo, may kanya-kanya tayong investment. But the question is, what is in it? What is it in? Ano yung investment mo, mga kapatid? Ito po yung mga tanong na magandang sagutin natin, mga kapatid. Nasaan ang inyong investment? Kayo po ba'y isa sa mga builder, contributor to advance the kingdom of God through His Ekklesia? Kaya nga po, napakahalaga sa gabing ito. We need to construct the church carefully. Na kung saan, ulitin ko lang po yung aking point. Number one, we need to recognize that God in Christ is the sole architect, author, and authority of the church. Number two, reassure that we build with durable, lasting, and high quality standards of materials. So we need to reassure that we build with durable, lasting, high quality standards of materials. And last but not the least, we have to recognize, or we have to, sabi dito, reward follows after the building must pass through reliability and quality tests. There will be a reliability and quality test that we have to pass through. But after that, mga kapatid, na dumaan tayo sa reliability and quality tests at nakapasa tayo, rewards will follow. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. Pagpalain po tayo ng Diyos sa gabing ito. Manalangin po tayo. Panginoon, sa gabing ito, thank you for reminding us that you are the God who is the sole architect, author, and authority of your church. Tulungan mo kami, Panginoon, to build your church with high quality standards of material. Hindi sa mga temporal, mga human-made teaching, human philosophies, human wisdom, kundi based on your word, O God, based on your promises, based on your power, and based on your presence. Lord, thank you for reminding us. Ganun din po, Panginoon, tulungan mo kami na ma-overcome namin yung reliability and quality test na dadaanan namin. Na talagang yung pananampalataya namin at yung katapatan namin sa inyo ay susubukin. Itong nangyayaring ito, Panginoon, sa pandemic na ito, ito'y trial testing lamang. Meron pang ultimate examination or judgment na haharapin kami. At yan na yung tinatawag na pagharap namin sa iyong paghahatol, O Diyos. God, thank you for reminding us. Salamat po sa iyong mga salita. Pagpalay mo po ang bawat isa. Ito po kaming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, manalangin po tayo. Father God, once again, bilang pagtugon namin sa iyong mga salita, nais namin muling alalahanin ang iyong ginawa dun sa krus ng Kalbaryo upang hindi namin ito makalimutan at hindi namin ma-ignore, Panginoon, yung essence ng iyong ginawa dun sa krus ng Kalbaryo na kaya may church dahil merong nagsakripisyo. Merong nagtayo nito at yan ay ang aming Panginoon sa Kristo. Kaya Panginoon, salamat po sa gabing ito. Continue to bless each and every one of us as we partake these elements symbolizing your body, O God. Inumin at kainin natin ang tinapay nito sumasagisag sa katawan ng ating Panginoon.
sa gabing ito, Panginoon, muli kaming iinom ng grape juice na ito, sumasagisag sa iyong banal na dugo. Patuloy naming sinasariwa ang iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo na nagbuhos ng iyong sariling dugo para sa aming kaligtasan, para sa aming kapatawaran, at para mapanumbalik yung aming kaugnayan at pakikipagtipan sa iyo, Diyos. Inumin natin ang grape juice na ito at tanggapin natin ang bisa nito sa ating mga buhay. Maraming pong salamat for joining us. Maraming pong salamat sa lahat ng nanood. Thank you for joining us, Glenda Martin, Arlene Eason, Jennifer Aronis, Ma'am Des ano, Banganan, Ate Feli Aquino, Kaning Jimenez, Ate Evelyn, Inang Peteng, Lola Peteng, Edna Chua, Carica Castillo, Ate Tess del Rosario, Kabet del Rosario, Tatay Ador and Nanay Lolita and Edna, Mamusta, Chan, Cecilia Madroño, Tito Ben and Tita Judy, hello po, Sister Carm and Jester. Next. Jose Papulanay, Kuya Ray Gonzalez, Lumano, Pastor Sunny, Ate Che Pugoon, Sir Rod, Mami Getty, Ahmed, hello, Pastor June del Rosario, kapatid ko, hello. Sister Cindy Pugoon, hello Cindy, miss nga na namin. Romer James Centeno, Adora Jimeno, Brother Moises Gamata, Sister Yumi San, hello. Rosemary Sherbo, Tisha Ople, Gladder Cantara Galano, Gwen, and Brother William, hello. Ellen, Sister Ellen Ong, Sairin Tamiing, Antoinette Oralio, welcome again, Antoinette. Jesus Akulanay, Brother Rick Manikis, Nerissa Aduca, Sister M. Gonzalez, Sol Her Lopez, Michelle K., Johan and Mateo, hello. Susette Empainado, Sharon Alcantara, Kuya Gadiel and Nanay Esther, Tatay Cesar, William, Wilma Tamiing, and Lola Peten. Good evening po sa bawat isa. See you all tomorrow. Good night.